Mayong aga, magandang araw at mayong buntag sa mga Cebuano. So, once again, this is Bro Romel and tapos na tayo sa pansarili nating activities like basketball, cycling, exercise. Ngayon ay nakauwi na ako and then today, siyempre, that is figure na tayo pag nandito na tayo sa bahay. Kailangan na nating maghanda ng kanilang almusal. So, ito yung para pagising nila, kakain nila sila. So, as usual, ganun pa rin. Kasi hindi naman ako masyado marunong magluto. Kundi, ang inaano natin dyan na being a father at wala kang trabaho at hindi ka busy. And this is the only day na nandito ka na pagising nila. Now, they don't care kung ano yung niluluto mo. They don't care kung ano ba yan. Basta ang importante, they care about that you cared for them. Na nandito ka. Nagluto ka ng almusal, kahit ano pang pagkain yan, basta naramdaman nila yung presensya mo nung morning na nandito ka. Naramdaman nila na pinagsiserve mo sila. So, ito yung niluluto ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, very kong isda once again. Kasi yan lang naman, muntik na masunog. Oh. And then, pusit. Prituhin ko rin yung adobohin ko yung pusit para sa almusal namin ni Mrs. or ano na, brunch na yan, diretso na. So, inanda natin yung mga bawang natin at saka yung sibuyas. So, yan, ito lang yung nino. Tapos mamaya yung fried rice at yung itlog na gustong-gusto ni Shad. So, yun lang. Ito, yung dalawa na to, ito at saka ito, it's either kung kakain si Shad, okay lang, pero lulutuan ko pa siya ng itlog. So, kailangan natin patayuin ito. Kasi yung gilid para maluto. Ayan. So, mads mayang, pinirito na naman. kung busy tayo sa work, yeah, it's okay for us to work hard para sa family natin from Monday to Friday, Saturday. Na hindi tayo makaserve sa kanila ng morning kasi pagising lang wala ka na, wala na tayo. Yun yung buhay dito sa Korea, mga bro. Kasi at Korea, we start at work at 8. At the same siguro din sa Pilipinas. Pero maaga kaming nagchuchulbal or maaga kaming nagigising. Like ako, nagigising ako ng 5:40 or 5:30. And then aalis ako ng 6. Kasi yung bus, so pag gising nila, wala na ako. So, ganyan ang buhay dito sa Korea. I don't know sa, but sa iba. Pero ako, alam ko, yun din eh. Ganun din eh. Mas maaga sila nagigising. So, pag gising nila, wala na ako rito. Kaya, ayan. Kailangan nating, yun yung message na ano ko na kung andyan ka, may opportunity ka, no, na ipakita sa kanila, no, sa family mo, even though na-busy ka for how many days, so, you grab the opportunity kahit once a week lang na makapag-serve ka sa kanila through breakfast, lunch, and then that whole day, gawin natin quality time. Kasi sa buhay dito sa Korea, trabaho, talagang kung hindi mo pipiliin na magpahinga, hindi ka hayaang magpahinga ng amo mo. So, it's your choice. Kasi ang mga Korean, mas gusto nilang magtrabaho a whole week. Kahit ayaw mo na magpahinga, basta yan ang gusto ng mga Koreano. Pero it's up to you na kung Sunday ay ibigay mo naman sa family mo at saka sa Panginoon. Diba? Lagi nating tatandaan na happiness not about getting all what you wanted, but it's about enjoying what you have. Have a happy life.